Bimed welcome natin si Dr. Romualdo Aldo Buenviaje. Dok Aldo, welcome. So Dok Aldo, baka magandang simulan mo ngayon. Ano ngayon yung mga dapat tandaan at dapat matutunan ng ating mga classmates ngayon para ma-manage natin ang tag-init sa ating mga baboy? Ang baboy ay meron siyang tinatawag na thermoregulation system, no? Ang thermoregulation system, ito ay nagmamaintain ng thermal neutrality sa katawan ng baboy. Binabalanse nito yung init at lamig sa katawan ng baboy. So dito, pinapakita natin na ang thermal neutrality ng baboy ay nasa 18 degrees to 25 degrees Celsius. Ang ating temperatura dito sa Pilipinas, umaabot ng 35, no? Mainit talaga. So anong epekto nito sa ating baboy? Kapag ang init na ito, ang thermal regulation ay umabot sa tinatawag na critical limit, lampas doon sa minamantinin niyang 18 to 25, ang baboy ay nakakaranas na ng kakaiba pagbabago sa kanyang katawan. Kapag lumampas na yung thermal neutrality, lampas sa 25 degrees, ang baboy ay nakakaranas na ng heat stress. Pinapakita lamang na kung paano nakaka-apekto ang heat stress sa ating mga baboy, tumataas ang kanyang paghinga. Napakahalagang dapat bantayan natin sa ating mga baboy. Okay? And then, kawalan ng ganang kumain. Isang bagay na nakaka-apekto economically sa ating mga patabaing at palakihing baboy. Pagkat gusto natin sa alagang bimeg, abay target natin, ang baboy ay umaabot ng 100 kilos at 5 months. Pero kung ang baboy ay nakakaranas ng heat stress all the time, abay makikita ninyo na most of the time, hindi maganang kumain ang ating mga baboy. Yung sobra-sobra pag-inom, increased permeability ng bituka, yung madami ang tubig sa bituka at nagkakaroon ng diarrhea, ito ay umaabot din sa loss of electrolyte sa katawan niya. Kapag patuloy na nawawala ang electrolyte sa katawan niya, ay nagkakaroon ng acid-base imbalance. It will lead to sakit or death to the pig. Nagkakain na yung mga baboy, naglo-loss ng electrolytes. Ano kadalasan ng first aid yung ginagawa kaagad kapag nakita yung unang simptomas pa lang na basa yung tae or naghihingal? Anong kaagad yung supportive program na nirekomenda ninyo? Unang-una talaga sa lahat ang pagbibigay ng electrolyte supplement sa mga baboy, lalo na kung ito ay nakikita ninyong nagtatahe. Alam kong sa Monterrey, ang ginagamit natin na electrolytes doon ay yung ating Elec-V, no? Ano bang dose na binibigay nyo sa mga baboy nyo noon, Duki, kapag nagtatae yung mga baboy? Ito naman pong electrolytes, binibigay natin at like 10 to 15 grams. Depende sa laki ng baboy. Ano? Pero ito naman ay walang toxicity. So, ibigay ninyo hanggang kaya. So, actually, itong Elec-V ay pwedeng ibigay ng ibigay sa baboy hanggang siya ay mag-recover. At this stage, humihina din ang immunity ng baboy. So, maraming tinatawag na opportunistic pathogenic bacteria ang medyo pumapasok kapag mahina ang katawan ng baboy. Dahil dito, marami tayong mga gamot na ginagamit sa Monterrey before kapag ganito ang sitwasyon. Sinasabayan natin ito ng amoxicillin, no? Ang brand niyan ay amoxicillin. Pwede isabay natin ipainom to sa ating mga baboy, ihalo sa isang sachet, sa isang galong tubig. Dahil antibiotic ito, critical na tuloy-tuloy itong ipainom to 7 days, no? Kasi hindi pwede putulin to kahit wala na yung scouring, kasi kailangan matapos yung gamutan natin.